Nandito kami sa CCC, opposite, nearby the Crown Plaza in Wan Chai. So, nandito si Miss Ling, kasama ulit yung mga old men. Sa loob puno ang tao, kaya I love to be alone outside the veranda. Hello everyone, this is Ate Dol Dumondon. Please hope to give me more watch hour ang baba na. I want ko every time I share, ang bilis magbawas yung views ko at saka watch hour. Yung watch hour is down. So please help me also. There. Live chat. All messages are visible. Din sa Ate Dol Dumondon channel. Nandito ulit kami sa kainan. Mainit sa labas, malamig sa loob. Pero ang daming tao, sobra. Kasi lunch time. Ako yung nag-order ng ilang apat yata. Apat na klase. I need to use my selling card. If he's enjoying eating, I enjoy eating alone. There. Hello. Kung sino man ang nandyan, shout out. Mag-live ulit ako para ano ulit yung ano ko, yung views ko, watch hour ko. Kahit ilang beses ako mag-upload, pag nag-share ako, ang bilis magbawas talaga. Kailangan ilang beses kang mag-ano para mahabol mo. Kagaya ko, hindi pwede. Kasi may alaga ako, makulit si Miss Ling. Oh, thank you so much. Are you okay? I want Coke. Thank you. There. Ay. Oh, yeah. Coca-Cola. Mokoka, my tana. Mokoka. Now Coke, my tana. Maybe tea. It's okay. Yeah, it's okay. Hindi ko alam yung sinasabi niya. Wala daw Coke. Kaya hawak niya yung aking listahan. Yan, dessert ko mamaya. Nag-order ako ng chicken feet. Saka ano pa yung order ko kanina, nag-order ako ng soup. Yung bun. Ano pa yung order ko kanina? Kasi masyado nang marami pag marami akong i-order. Then, that's for crunchy. I think crunchy dessert that one. Kain tayo. Thank you sa pagdalaw. Oh, Papa Franz. Hello. Sandali. I give you as a moderator. Thank you. Ayan. Yan na. Balikan mo na. Sorry, ha? Kasi yung wasawa ko, ang liit-liit. Imbis na tumataas ang liit. Pag mag-ano ako, wala. Ang bilis niyang bumagsak. Kaya ang gagawin ko na lang, hindi ko alam kung ano to. Yung parang katuwaan na lang. Ipag umakyat, pag malakas siya, is good. Pag mababa talaga, it's bad. Thank you sa mga nandyan. Thank you, shout out. Papa Franz, you can come back to claim your moderator. Kain tayo. Nandito kami sa Chinese restaurant, sa club. Maraming tao sa labas. Ang sarap sana. Ay, samin sa loob. Sarap sana mag-isi doon. Kaso lang, daming tao. Malamig doon. Okay lang naman dito sa labas. Kasi yung aircon sa loob, papapalabas naman siya. Daming tao. Sila Miss Ling doon sa private room sila. Thank you sa pagdalaw. Ang time ko talaga pag nandun kami sa bahay, I can watch. Dito sa labas is my time. Kahit sandali man lang. Then nandito ako sa park ng clubhouse. There. Nandito ako sa clubhouse. Ang daming tao sa loob, doon sa loob. Ang daming. Wala naman silang single table. Malalaki yung table nila, kaya dito ako sa labas. Mayroon din sa dulo.
ayaw nila na maraming tao. Thank you sa pagdala, mga nandyan. Mag-comments kayo para mabalikan ko. Pag nanonood ka lang, syempre hindi ko alam kung sino ang nandyan, kaya hindi ako makabisita. Thank you so much. Shout out. Subscribe natin si Kuya Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prop, Ambassador J. Morello Vlogs, Ambassador Kalinga Jose, Rhea Olarte, Mick Agnes Vlogs. Shout out sa inyo. Mr. J, the PWD, shout out. Joey the Great, shout out. Yan, ako yung nag-shout out na kasi para pandagdag. Jason Imba, Jason, shout out from Davao City, Philippines. Okay, I give you a moderator. Yeah, there. You come back. Evelyn Macmac, thank you. Pagkakataon ko to kasi nasa labas kami. Nasa labas ako. Kasi sa loob maingay, sa maraming tao, hindi ako makapag-live. Pagkakataon kong makapag-live, kasi gusto kong iangat ulit yung sa hour ko. Ang hirap palang maging, kahit hindi charity vlogger, hindi, charity vlogger na rin ako. Kasi I hope, Kuya Bal Santos Matubang. Ang Kalingap Tatay Papsi, hello! Thank you sa pagdalaw! Jason Emba, come back, Odea, yung order ko. Thank you! Okay, oh, see, yung order ko, oh. Alam nyo ito? Sa Pilipinas, ang lalaki niyan. And I want to enjoy eating. Ginamit ko yung card ni Mr. Ling. Kain tayo. Kain tayo. Ano pa yung order ko? Ilan lang yung order ko? Kasi hindi ko maubos. Pag hindi ko maubos, iuwi ko. There, see, the chicken feet? There. Di kayo, kain tayo. Ang sarap. Pag ano, pag nasa Chinese restaurant ka. Yeah, sarap. Kasi lunch time kaya to mga pagkain. Kahapon ulit doon sila sa labas, pero nandun ako sa Jollibee. Kasi si Miss Ling, kailangan sunduin ko. Ngayon kasama ko siya, hantayin ko hanggang sa matapos sila. Yeah, tonight, hindi ko alam kung yung anak naman niya mag-imbita sa kabila. I wish hindi na. Yeah, chashu pao. Yeah, chashu pao. This one. Yung sa atin, malalaki niyan. Sa atin. Yan. Ano pa yung order ko? Wala na yata. Hindi, tatlo. Apat, pang-apat. Yan. Oh, yung soup. Maybe you can put here. Put here. Okay. Oh, wow. So much. Oh, here. Okay. Okay. Kasay. Thank you. See yung linugaw? There, meron siyang chips, linugaw o. Gusto kong itry, kain tayo. There, masarap ang pagkain dito. Ayan, ayan kung maubos yung pira ni Mr. Ling. Mura lang naman ito. Ayan, kain tayo. Ayan, ipahirap ko yung mukha ko. Yung mukha ko puyat na talaga sa kapapanood ko hanggang umaga. Kasi pag hindi ako makatulog, nag-uupon ako dyan, nanood ng tahimik lang. Kaya hindi ako makakapag-like, hindi ako makapag-comment kasi syempre alam mo na magigising mga tao. Kaya hinayaan ko lang na naka-open. Yung isa kong telepono na sa bahay. Yun, pang backup yun kasi maraming ads yun. Thank you so much. Gawin kong 1 hour to para gusto kong ibangon yung aking watch hour. Saka yung views ko also, ang bilis niyang ano, pag mag-share ako, ang bilis niyang bumagsak. Noon naka 14 yung kay Kila Kalinga Prab, naka 14 plus yata ako noon. Ngayon naging 2,000 na lang. Kasi gusto ko lang makapag-share, additional help for Kuya Bal, saka yung iba din, pero ang bilis niyang bumagsak. Kasi alam mo, pag nasa abroad ka, kasi long distance ito. Kaya ganun siguro ang ano niya. Saka hinigpitan ako ni ano, si Google ang nag-ayos ng mga bayarin ko sa palipad. Saka kung kailan matapos, hindi ko malalaman kung kailan ang cutting off. Kasi pag nagbayad ako, mayroon pang naiiwan doon, tapos idagdag yung susunod. Kaya may bill akong isa pa. Biro mo nun, nauubos ang pera ko dito. Sa palipad din, 2,000 mahigit.
kasama na yung net, ano ko, internet ko doon. Kasi nag-subscribe ako ng YouTube Premium kasi hindi ako makapag-upload na, punong-puno na. O, siyempre nag-share din ako kasi kasama lahat yun. Kaya kailangan mag-subscribe talaga ako, $79 yun. Monthly yun, bis na pangpalipad ko yun, hindi. Kailangan mag-subscribe ako, kung hindi, hindi ako makapag-upload. Kasi yung day, yung data, fully full na yung memory ko, data ko sa YouTube. Pira talaga ang gamitin mo dito, kaya be careful. Buti ka mo, hindi nandyan si Mr. Ling ang backup ko, kaya hindi ako, ano, hindi ako nag-worry. Pwede akong mag-advance sa kanya. Yeah, thank you so much. Sa pagdalaw, kain tayo. Kain muna tayo, ah. Ipaharap ko muna yung mukha ko. Napuyat na. Puyat na puyat ng aking mukha. Oh my God. Kaya pag uwi namin, balik kami sa, ano, matulog. Mag-rest. Unless na hindi kami tatawagan ni Michael. And then, ano, pagdating namin doon, sinisiling talaga, pagod na yan. Ako rin, pag natapos ko yung gawin ko, sandali lang, mga 10 minutes, then, nandun ako sa kama niya, dun ako nanonood. Maganda yung, ang ganda yung life naming dalawa. Kasi hindi namin kasama si baby, nandun sa kabila. Kasama nila yung Indonesian doon. Yung Indonesian talaga, pagod na pagod yun. Oh my God, ang laki yung bahay nila doon. Tapos pag may mga bisita, dami-dami yung pamilya ng babae. Lahat, imbitahin lahat para lang makapag-enjoy sila. Yung kakain ng masasarap. Oh my God. Kami ni Mr. Ring always out. Kain tayo. Deh, yung lugaw, oh, ang dami. Ang dami yung lugaw. See, look. Yung lugaw. Oh, ang dami yung lugaw. May corn siya, oh, may gulay. Sarap. Very sweet. Yan. Kain tayo. Bukas is Friday. Pag hindi kami imbitahin ngayon, baka bukas, baka doon kami sa seafood restaurant ulit. Ano namin, doon kami, kasi madaling mag-park ng car sa Michael doon. Baliktarin ko, ah. Kasi ayaw kong makita yung mukha ko. There. Diyan lang kayo. Maglablaban dyan. Pero kukunti lang yung nandyan. Papa Franz. Hindi na siya bumalik. Papa Franz, kunin mo yung moderator mo. Saka si Jason Imba. You come back. Hindi sila bumalik. Sandali lang. Siguro na ma-shell sila. Kain tayo. Saan ko yung pagkain? There. Yung pagkain. Ito lang pala ang in-order ko. Yan o. Yan, kain tayo. Yan. Mamayang hapon ako manunood. Kung sino ang mga nandito, I'll try my best na makabisita. Siyempre, pag nandyan si Kuya Bal, sila Ate Edna, minsan mayroon akong hindi napapanood kasi nga, no time. Kay Kuya Bal, 2 channels ako nanonood. Fully, ano yun, watch lahat. Kasi kasama sa pagtulong ko sa kanya yun. Mga palipad, mga padala, yan. Buti ka mo, sa Pilipinas, millionaire na ako doon. Dito, walang ipon dito. Kaya nakatutok lang ako kay Kuya Bal. Saka sa yung dalawang amba dyan natin, amba ng Team Kalinga. Plus mga extras, mga ninang, you know, additional yun.
tayo. Thank you, thank you. Hindi heavy ito. Ano, yung isa ay dessert yan. Kailangan kong kumain kasi yung puyat ko. Ano kasi yan sa treatment ko, ito nag-umpisa. Mahirap akong matulog. Maaga na akong matulog. Kailangan pag once na ano, walang ginagawa, nakahiga lang, nakarest, nanunood. Pag yung tiyan ko masakit ay gutom, kailangan kong kumain. Kasi kinakain niya yung mga laman ko kasi yung gamot. Kaya yung paa ko pumayat. Kaya kailangan kong kumain. Para kahit man na magpapayat yung katawan ko, may pagkain. Mahirap nang may cancer kaya. Buti ka mo, buhay pa ako hanggang ngayon. Mga kaibigan ko, siguro bireactive yung cancer nila, dalawa yun. Naghirap na, yung isa naghirap sa hospital yun. Yung amo niya, pinaaral yung mga anak niya. Tapos yung isa naman, ano, bigla ko lang nakita na nakatakip yung ulo niya. Yung pala may cancer din. Pero mayaman yung amo niya. Dahil siguro marami silang trabaho. Kaya ganun ako, easy lang ako. Saka kailangan pag may cancer ka, naka-aircon ka. Malaking tulong yun. Thank you sa pagdalaw. Kain tayo. Kukunti lang yung dumaan, hindi nag-comments. Para at least mai-subscribe nyo sila. Kasi lahat ngayon busy. Three times a day or four times a day is too much. Hindi ka makakapunta sa iba talaga. Ako basta si Kuya Bal, ano yan, pinapanood ko lahat yan bago ako mamasyal sa iba. Kalingap Filma, shout out. Yan yung mukha ko, puyat na puyat yan. Yan, balik na rin ko. Yan, shout out, kain tayo. Yan o, sarap ng pagkain ko o. Matagal pa yung ano, yung mga nandun sa loob. Kaya dahan-dahan lang yung pagkain ko. Yan o, siupaw ng Chinese. Yan o, yan. Sarap-sarap. Yan ang dessert ko. Ito, linugaw. Matagal akong di nakatikim ng linugaw. Ang sarap kaya ng linugaw. Kahit yung plain lang, tapos may mga ulam-ulam ka na kahit konti-konti, ang sarap kumain. Oh, ang sarap. Lagi kami kumakain sa labas. Siguro ito mga 300 plus o mga 200 plus. Ubusin namin yung pera ni Celine. Kunti na lang yung pera niya doon. Mahigit 2 million na lang kasi binigyan niya sa babae na yun, yung naging girlfriend niya sa China. Ngayon nakalimutan na niya yun. Kasi blinak ng anak niya yung pangalan niya kaya hindi siya makatawag. Pero ang laki yung utang. Ang laki yung hiniram niya kami siling kaya 1.5 million. Magkano yun sa Pilipinas? Times 7 something. At least yung isa nahabol nila na nakatira doon sa Mission Hills. Kaibigan ni Miss Ling, kaya diretso kay Michael magbabayad. Pero yung babae, pinabayaan na. Biro mo nun na, 1.5 million. Sinamahan niya lang si Miss Ling na asigasuhin yung mga property ng tatay niya sa Inner China. Siyempre, naging girlfriend niya yon, kaya mayroon siyang anong humiram ng pera. Di mo ba iniisip yun? Matanda na yung tao. Di mo alam, biglang may ano siya, yung ma-amnesia or may mangyari sa kanya. Siyempre, hindi na siya masisingil talaga. Pati si Mr. Ling, nakalimutan na rin yung babae na yun. Maganda yun, kasi pumunta, dinala niya sa bahay namin noon. Pero may anak. Ang bata-bata niya,
Siyempre dahil bata siya, matanda, may edad si Miss Ling, pinatulan niya yun ah. Dinala niya sa cruise noon, sa North Europe. Nung nag-COVID, dun, yun na ang pinakalas na nakasama niya yun, yung babae na yun. After that, wala na. Tinanggal lahat ni Michael yung contact. Sana sa akin na lang pinahiram yung 1.5 million. Thank you sa pagdalaw. Kain po tayo. Sarap ng pagkain. Sarap yung linugaw. Sa loob o, punong-puno. Punong-puno ng tao. Yan. Sa kabila. Kasi maraming tao sa loob. Mga pagkain ang sarap. Maubos ko lahat yan dahan-dahan kasi magtagal kami dito. Hey, Tita Sumayan, thank you sa pagdalaw. Yan, bigyan kita ng moderator. There. Come back, hey, Tita. Hey, Tita, come back. Baka mayroon ka pang hindi na i-add dito. Balik ka. Punin mo yung jacket mo. Ngayon lang ulit ako makapag-live. Kasi nasa labas kami. Thank you so much. Thank you, Kalinga Dilma. O, oh, Jasmine Sumayan. O, oh, si Jasmine Sumayan. Magkapatid ba kayo o sa iyo din ito? Yan, bigyan kita ng moderator din. Yan. Balik ka. Kunin mo yung moderator mo kahit wala kang channel, eh wala kang ano, mag-vlog ka rin kahit paunti-unti lang para at least may mapanood sa channel mo. Jasmine from Erwin TV. Thank you ha sa pagdalaw. Balik ka, kunin mo yung ano mo, jacket mo. Medyo mahangin sa labas. Kahapon, ang lakas ng hangin. Nung nandun ako sa Jollibee, nagtago ako sa my worldwide kasi yung hangin niya, ang lamig-lamig. Saka, malakas. Pagpayat ka, matumba ka. Sa lakas ng hangin kaya. Kahapon. Ngayon naman, masyadong maaraw. Pero okay lang, may hangin naman yung gumagalaw ng mga kahoy. Yes, my welcome po ma'am. Support lang po kay Erwin TV. Naka-live siya ngayon pero pagkakataon ko na mag-live din. Saka hindi pa naka-open yung aking palipad. Kaya maari ayaw kong yung parang magigilty ako pag pumasok ako sa live. Hindi ako makapagpalipad. Tapos syempre alam mo na yung mga viewers, may mga nagpapalipad dyan. Kaso nga lang mahigpit si Google. Limitado kasi si Google. Dati 1,000 lang yung inaano sa akin. Kaya 2 times a month akong nagbabayad. Biro mo nun ha. Saan ka kukuha ang pangbayad nun? Siyempre may pamilya din na may nanay din akong pinapadalhan. Mga bayarin ko dito. Kay Kuya Bal. Kasi gusto ko lang makatulong kay Kuya Bal. Happy na ako doon kahit kontra yung mga kasama ko, yung mga kaibigan ko. Hindi sila nanonood ng YouTube. Kasi yung oras nila sa pamilya, pag holiday, saka alam nyo na yung trabaho sa Hong Kong, busy, pagod sila pag natapos. Okay, Kikoy Versalles, hello, shout out. Hindi, balik ka. Ako lang talaga, mga kasama ko, ako lang. Ang yung talagang may pusong tumutulong ba? Pinagsabihan pa ako na ano,
ano daw ang makukuha ko kay Bal Santos Matubang. Hindi yun ang habol ko. Ako'y, ang habol ko ay makatabang. Siyempre, dahil may extra ako sa salary ko, yun, lahat, nandyan lahat. Kaya hindi ako makapag, ano, sa ibang charity vloggers na kasi naka-full support ako kay Kuya Bal ever since kay Kalinga Prabha ko nag-umpisa. Nung buhay pa yung mga lola, Lola Openg, Lola Damiana, Lola Edith, Lola Ason, si Bumbay, nakatikim din mga yan, si Uyang, nakatikim din mga yan, sino pa? Si Tatay Francisco, si Kuya Bal ang naghahatid. Ngayon, hindi ko akalain na lalaki yung itong community ni Kuya Bal. Siya rin, syempre. Noon kasi si Kuya Bal lang kasi. Saka yung mga first na kasama dyan. Saka hindi ko pa alam kung paano ako magpadala o ano. Hanggang sa nagtanong-tanong ako, yun. Doon ako nag-start. 5 months. Biro mo noon na after Kalinga Prab, lumipat ako kay Kuya Bal. 5 months yun. Hindi niya kinuha yun. 5 months. Magka 5 months na, pumunta ako, nagtanong ako. Kung just in case na wala pang, yung hindi pa na i-claim, kung mayroon pang hindi na i-claim, sabi mayroon. 5 months yun ah, around 10,000 yun. Pag nung 5 months na noon, sabi nila, i-change ko ng ibang pangalan. Kapatid ko, pamilya ko, nagkataon na nandyan na si Kuya Bal. Kukunin na. And then sunod-sunod na yan. Siyempre, kompleto yan kay Kuya Bal. Kasi hindi ko akalain na lalaki itong community niya. Kaya nakatutok lang ako kay Kuya Bal. Kaya pasensya na. Kasi doon lang sa palipad ako kumukuha. Kaso nga lang, kukunti lang mapupunta kay Kuya Bal. Unless na pigilin ko. Kasi siya, marami siyang tinutulungan na yung parang sa akin na rin, parang akong siya ang nag... ano, yung ako ang nagsusuporta, siyang nagya-charity, nagpapaayuda. Ayan. Yan ang istorya namin nila Kuya Bal. Ever since yung noon yung triplets noon, hindi ko pa nakikita, nandun na si Kuya Bal noon, hindi ko pa siya nakikita, pero nakikita ko yung mga bata noon na walang damit. Ayan, doon ako. Pero hindi ko alam kung paano tumulong noon. Kaya, ang tagal din nun hanggang sa nanonood akong saan-saan, nanonood ako niyan. Minsan si Kuya Bal nakahubad pa, pag nagpapahinga dun sa labas. Ngayon, hindi na. Naka-ano na siya. Naka-jacket na. Karamihan dito, wala pa kayo noon. Ang sikat noon si bakla noon. Laging nagpapayuda kay Kalinga Prab, pero nandun na rin ako. Kaya, buti pa si Tita Inday PB, kaya niyang suportahan lahat. Kasi alam niyo na, US dollar ang kanyang ano, saka pensyonado. Saka nag-work pa. Ako hindi ako pensyonado, kaya hindi kaya lahat. Ako pag nakikita ko yung tumutulong ka, na yung naawa ka, basta kung mayroon, walang problema sa akin. Kaso nga lang, nakaside na sa akin, nakaano na yung ano ko. Wala akong iniipon sa akin, wala. Walang natitira. At least, importante sa akin, tinuloy ko yung SS ko kahit tapos na ako. Kasi may bangko ako na insurance. Doon nila binabawas sa pera ko sa Pilipinas. Kaya wala akong problema na walang maipon dito. Siyempre, pag once na nag-for good ako, marami akong magi-claim pa rin. Yan. Nandyan yung SS ko, nandyan yung insurance ko sa PNB. Magtatapos itong 2024. Ayan. Yan lang ang pera ko.
Mag-umpisa pa lang yata noon si Kalinga Prab sa pagka-charity, nandyan na ako. Kaya sa kanya ako nauna na, ayun, nagtanong-tanong ako kung paano ako magpadala, gano'n, ayun. Tapos nagpaalam naman ako na lilipat ako sa papa niya, kasi dalawa, yung papa niya, kakontak ko rin eh. Eh, siyempre nahihiya ako. Kaya nagkataon din na nagwatak-watak sila ng mga key boys 4 or 5. Tapos mga panibago na ngayon. So okay lang yun. At least nandun ako sa papa niya. Ang ingay na ginagawa yata. Uy! Kain tayo, ano na. Sarap. Kain tayo. Ang ingay sa baba, sa ground floor. Nagka-cutting yata sila ng tree, ng ano, damo. Walang coat, kaya wala silang coat, kaya tea. Oh my god. Yan. Yellow tea. Wala silang coat. Paggabi lang yata may coat. Kain tayo. Yung mga gutom dyan. 1:30 na pala oh. Matapos mga last dos siguro. Kasi kasama yung mga asawa nila. Si Mr. Ling, namatay na kasi yung asawa niya. Namatay sa cancer yun. Kaya wala na siya. Lagi silang magkakasama noon. Nung malakas pa si Mr. Ling, nakakapag-drive pa siya. Lagi kami dito sa baba kumakain. Nag-i-enjoy siyang kahit na may pagkain na sa bahay, let's go out. Kaya nag-i-enjoy kaming kumakain. Pag hindi na siya makalakad, medyo mag-ano na yung kanyang memory, wala na. Mag-end na rin sa ate do. It's time to go home. Pero sabi ng kapatid, paano kung magwa 100 years old pa si Peter Ling? Sabi ko, oh my god. Wag naman sana. Kasi mahirap alagaan siya talaga. Pag naglalakad kami niyan, ayaw niyang pahawak. Hindi ano yung paglakad niya. Parang lasing. Hindi malakas yung paa niya. Saka madaling mapagod. Kaya lagi kami nagtataksi. Kain tayo. Yun oh. Ayan, tapos ko na yung isa. There. Oh, 33 minutes pa lang. 34. Matagal pa siya. Pasensya na. Kasi ngayon lang naman ako mag-live. Hindi mahirap makasingit talaga. Kailangan isingit ko kasi ito lang pagkakataon ko makapag-live ulit. Kung umuwi lang sana ako sa tirahan ko doon sa ano sa Ali-Ali sa Central. Marami akong magawa. Kaso nga lang, hindi pwedeng iwanan si Miss Ling. Ang kalagayan niya, hindi pwedeng iwanan. Kasi naginip yan. Sa ihi ng ihi pag gabi, umaga. Meron siyang prostate. Kaya dyan siya na-stroke. Mayroon na stroke, may stroke siya, dalawa stroke niya, yung brain sa heart. Mahilig silang kumain ng karne, baboy, hipon, yan. Wala silang pakialam. Sa atin, takot na takot sila, hindi. Basta may gamot.
yung anak niya, yung BP niya umaabot ng 200 plus na. Ayaw niyang magpa-doktor, iinom lang niya ng Panadol. Kasi ang laki yung bukol niya sa likod na ayaw niyang ipagalaw. Antayin niya yatang mamatay siya. Ang dami-dami yung pirang iniwan ng mama niya. Tapos ang lakas pa niyang kumain, di nagda-diet. Tapos ganyan pa yung tatay niya, kaya paano na kaya? Kung malakas pa sana si Miss Siling. Ay, ihiram ako dyan ng malaki. Nasa nga lang, ano. Hindi rin pwedeng, ano, pwede ako, nung umuwi ako, naghiram talaga ako niyan kasi wala akong hawak na pera. Naka tatlong buwan yung hindi lang ko kaya mayroon akong inuwi. And then, yung extra yung pera ko doon, yung ano ko, yung na-claim ko sa disability claim ko sa SS, malaki, binalik ko yun habang, pag nag-holiday ako, yun ang allowance ko. And then pag bumabalik ako sa Hong Kong, slowly, binabayaran ko yung kinuha ko. Kaya pag uuwi ako, dun ulit ako kukuha. Kaya hindi ako mawalan ng pera. May kawabe! Hello! Shout out! Kain tayo! Yan, hindi ko pa nagagalaw, oh. Kasi salita ako ng salita. Pwede rin iuwi. Kain tayo. Thank you sa pagdalaw. Pag-uwi namin, tignan ko yung mga nag-comments dyan. Magbibisita ako. Huwag lang mag-lives, Kuya Bala. Bibisita ako sa channel nyo. Sarap yung paanang manok. Malambot ito. Malambot yan. Tatlong klase yung paanang manok nila. Yung fresh. Saka ito. Yung malambot na pwede mo nang bilhin. Malambot na siya. Iluto mo na lang. Ready na. Iadobo mo. Anong gagawin mo. Tapos yung ginawa kong chicken feet salad nang pumunta sila Kuya Baldito. Ang dami nun kaya. Dalawang bag. Ang dami yung ginawa ko. Ewan ko lang kung naubos lahat kasi iniwanan ko sila dahil nga si Mr. Ling. Kailangan bilisan kung bumalik sa bahay. Habang tulog, yun, lumabas ako para makipag-meet sa kanila. Sabi ni Mr. Ling, bakit bumalik ka na? I'm still sleepy. Kasi mag-isa kasi siya sa bahay, sa floor namin, sa isang floor. Walang nakatira pa doon sa kabila yung dating tinitirahan namin yung mga girls ng Team Kalinga ay yung mga OFW yung first bus doon kami nagtatambay pag Sunday pero nung may nasira pinagawa ni Michael lahat kaya pinadlock na kaya hindi na namin magamit yun, wala pang tao doon kasi 45,000 monthly yun ang renta kaya kung pupunta yung kapatid ko, kasama niya yung hindi, yung siyempre, pag kung saan siya, doon din yung dalawa o kaya apat. Kaya naka-upo lang sila sa sahig. Kasi maliit lang yung bahay namin, wala kaming upuan. Upuan lang yung siling upuan ko ang nandoon. Dahil yung karamihan, yung sandi ngayon, lumalabas kami kaya hindi sila makapunta. Sila pwedeng magtambay sa amin kasi lumalabas kami pag Sunday din. May kawabe sa mga nandyan. Salamat sa pagtambay. Shout out sa inyo, ha. Kung yung iba marami silang gadget kaya ewan ko lang napapasyalan nila lahat. Kaya nag-gilid lang sila ng comments tapos ganun tapos lilipat sa kabila.
Pero sa akin kasi pag nanood ako, parang ayokong umalis. Gusto kong tapusin. Kanina, si Mara Mara. Naglalam siya kumakanta. Nasa loob kami ng taxi. Marami akong hindi pa nadadaanan ah. Kasi lahat ng oras ko kasi kay Kuya Bal. Pag natapos yun, then mag-spread out ako. Ang daming tao sa loob oh. Wala pang umaalis yata kasi ang sarap yung mga pagkain. May lupa ko din sila. Yun, hindi ako nag-order ng lupa ko. Gusto ko yung ako ang maluto, yung magprito. Dito malambot yung ano nila, lupa ko. Gusto ko yung crunchy. Yamcha. Ang tawag dito yamcha kasi lunch time. Gusto ko sana yung ano, yung pigeon, yung roast pigeon. Ang sarap nun. Kaso nga lang, gabi lang yun. Sa kabilang restaurant, sa seafood restaurant sa kabila, yun lagi ang unang order namin, yung pigeon. Ang sarap papakin. Sana nakabalik kami sa China. Ang sarap ng mga pagkain dun. Mga mura, mga bilihin dun. Yung mga chips, mga any kind of, yung parang pinas, yung mga ano, mura-mura kaya doon. Yung bichu-bichu, mayroon silang bichu-bichu doon, mura yun, ang sarap. Yung curl na tinapa na, na crunchy na biscuit, na-miss ko yun. Mayroong service bus doon, kaya ang sarap lumabas. Parang hindi ko maubos. Iuwi ko yung dalawa. Mamayang gabi kainin namin ni Miss Celine. Hindi na sumayan ako din po ma'am. Pag nanonood ako ng mga live, tinatapos ko talaga. Pagkatapos ng live, inuulit ko pang panoorin account ko, Mamiyang Jasmine at Kiko. Okay, thank you so much. Sana'y mag-ano ka ng ano, kahit 2 minutes na vlogging ka, kahit dun sa mga halaman, mga may pusa ka, para at least may panoorin din yung mga tao sa'yo. Kasi ano, unfair sa'yo. Walang papanoorin sa'yo, tapos nandyan ka nakasubaybay, naka ano, nanonood. Kaya mag-open, mag-vlogging ka kahit konti lang, mga 2 minutes ganun. Hanggang sa mawili ka na. Pero ang hirap din pag wala kang wifi. Pag di talang gamitin mo, ay ang bilis. Ako noon, bili ako ng bili ng data. Oh my God. Kaya ang ginawa ko, yung sabi ng kaibigan ko, mag-apply, i-recontract mo yung ano mo, palitan mo ng mas mataas sa yun. Munta ko sa opisina ng China Mobile, kumuha ko ng 100 ano, data. Dahil nga matagal na akong membro, kaya half price yung binabayaran ko lang. Pero dahil nga sa YouTube, bitin yung data ko full, very full na yun, kaya nag-subscribe ako ng premium YouTube. Ewan ko lang pag nasa Pilipinas na paano na. Unless na pag may wifi ka. Madaling, oh, the son of God at TV channel, shout out. Ano ka na pala, may biyagi ka pala dito. At a rich vlog, shout out sa iyo. Kain tayo, si hindi ko maubos. Yan oh.
Inuna ko kasi yung linugaw. Ang sarap yung linugaw nila, may corn. Okay. Mag-ano ka? Mag-vlog ka sa tabi-tabi ng bahay nyo, mga garden, mga bulaklak. Tapos may wifi ka pala eh. Tapos lagyan mo ng picture yung pangalan mo para makita yung mukha mo. Si Miss Sirling, may wifi siya pero nakalock, nilock ni Michael. Saka hindi ko na kailangan kasi malaki na yung aking watch, yung data. Kaya non-stop akong nanonood. Yung kay Kuya Bal, baliktaran yan sa kabila ako nanonood. Lahat dyan pinapanood ko talaga kahit na yung live na tapos na, na wala ako. Pinapanood ko sa kanya yan kasi extra kong tulong. Kasi mas marami siyang tinutulungan kaysa sa yung single out lang. Saka sa kanya ako nakatalaga-talaga noon pa, since the beginning. Wala pa yung mga charity vloggers na mga nandyan. Nandyan na ako, kami nila Rhea Olarte. Si Ruel of Malalag, nasa Davao pa siya noon. Nakasubaybay na ako sa kanya noon. Nung may bata siyang nagsasayaw, kumakanta, habang nag-aayuda sila, yung naghahalaman, nagtatanim ng halaman sa bukid niya. Pinapanood ko yun noon. Ngayon dahil dumami na ang kasama ni Kuya Bal. Hindi ko na lahat mapanood. Unless na minsan dumadaan ako. Son of God. Pag uwi ko, i-check ko mga yan. Tapos mag-visit ako sa mga channels nyo. Basta wag lang mag-live si Kuya Bal, ha? Ang sarap ng pagkain. Busog na ako, pero gusto ko pang kumain. Namaya, tapos na yung mga nandun. Mga matatanda yun, kasama yung mga asawa. Thank you. Yan, pakita ko ulit yung mukha ko. Pinapawisan na ako talaga. Puyat na puyat ako. Manghang. Mukha. Manghang yung sili. May sili yung paa ng manok. Yung mukha ko, hindi na fresh yung mukha ko sa puyat. Hello. Manghang yung sili. Pag puyat ka ng puyat, malaki ang pagbabago ng itsura ng mukha mo. Dahil sa mga team kalingap. Noon ang pinapanood ko noon, nung hindi pa ako nakatutok kay Kuya Bal, yung mga human monkey, mga kapamilya nila, mga tao. Nagbubuhat sila ng shampoo, tuwalya, naliligo. Yun ang pinapanood ko noon. Nung nagkataon na 2016 yun, nasa ano ako, yung nasa chemo period ako noon. Radiation. Hanggang wala pa si Kuya Bal noon. Wala pa sa YouTube. Wala pa sa YouTube, nasa Facebook pa siya. Kaya yun ang mga sinusubaybayan ko kasi nagpapasaya sa akin yun. Yung mga human monkey na maliliit. Oh my God. Parang tao talaga. Yung mga pinapanood ko. Tapos nung nandiyan na si Kuya Bal, yan na. Iniwan ko na si monkey. Sila Kalampitos TV, yan, pinapanood ko yan noon. Mayroon siyang vlog na matanda na parang kahoy yung paa noon sa bundok. Pero hindi ako nakatalaga sa kanya. Sila Learny TV, sila yun, si Manadel, si Pugong Behero. Pinapanood ko yan noon. Nung nakita ko si Kuya Bal, yun, naghihirap na nag-aayuda. Yun, doon na ako lumipat kay Kuya Bal. Diyan na ako nakatalaga. So, after Kuya Bal, pwede akong mag-visit sa mga ibang channels din. Yung iba, gusto kong panuorin, pero yung time ko, karamihan nasa kay Kuya Bal. Siyempre, ilang beses siyang dalawang channel.
Ako yung napagod. Kain tayo. Yan, marami pang pagkain. Baliktarin ko. Natividad Mural. Thank you, shout out. Rich vlog. Yeah, ang sarap ng pagkain. Yung buf, yung ano, dim sum. Yan, oh. Yan. Ito, pwedeng pang dalawahan na pagkain. Pero gusto kong kumain kasi masarap ang pagkain. Yan. Sarap. Tapos yung lugaw ko, paubos na, oh. Puno yan. Yung malaking mangkok. Halos maubos ko na kasi sayang. Yan mo si Mr. Ling magantay sa ground floor pag nauna. Pag wala kaming tawag mamayang gabi, mag-noodles na lang kami. Kasi lagi kami sa labas kumakain. Nakakasawa din. Kahapon pumunta ako lang Jollibee habang si Missiling nandun sa kainan din. Kasama yung mga yan, pari-pariho din. Mga St. Stephen boys. Matatanda na sila. Meron na ring namatay yata sa kanila. Dalawa na yata. Si Mr. Ding malakas pa yan kahit na-stroke yung brain niya. Kaso lang makulit. Pag nagbibideo ako, mga niluto kalimbawa, wala salita ng salita yan. Nonsense daw ako kung anong pinaggagawa ko. Kahapon, ang labig-lamig, ang lakas ng hangin, pati yung katawan ko parang gusto niyang i-push ba yung lakas ng hangin. Ngayon naman, maaraw. Mainit. Yung ang init, ay yung araw ay mainit. Pag nag-stay ka ng matagal sa tinatayuan mo, pero medyo mahangin. Kahapon talaga, ang sarap ng lamig. Dahil nakataksi naman kami, kaya no problem. Pag ilakad ko si Miss Siling, madaling mapagod kasi mainit. Masarap Mama Shell sa, ano, sa beach. Hindi na ako makakapunta ng beaches, sa Macau. Noon kasi ang China, very open niya ng China. Kaya ang pupunta ay magbabayad ka lang sa immigration, makapasok ka na. Pero ngayon medyo mahigpit, pero hindi na masyadong mahigpit. Pero pag China, pag Hong Kong resident ka, madali lang pumasok kasi hindi na kailangan ng visa. Kasi yung visa kailangan mo ng invitation para maka ano ka doon. Gusto ko sa China, ang ganda ng China. Kaya ang sarap ng pasyalan doon. Hate na hate nila ang China, pero ang ganda, ang linis. Doon lang sa bunga, pagpasok mo sa immigration doon sa ano, kasi naka-carcass si kami. Hindi kami pumasok sa immigration doon sa ano, sa bungad. Punta kami ng Guangzhou, mag-shopping. Kasi street dyan, kasi pag sakay ka ng bus, street dyan, titigil na mismo sa area ng pwede kang mag-shopping. Pero ang bibilis nilang mag-drive. Saka mura ang pagkain doon sa China. Punta kami ng Lantau. Lambis kaming punta sa Lantau. Mangunguha ng mga shell. Ngayon, hindi ko na magawa yun kasi nandyan na si Mr. Ling. Ano na siya. Hindi pwedeng iwanan ng matagal. Nagkataon lang na sinubok kong lumabas nung nandyan sila, Kuya Bal. Gusto ko lang silang makita ba. Nataon na walang lakad si Miss Siling. Kaya, ayos na ayos. Kaya nakita ko sila, nakasama ko sila. Yung one-on-one na interview namin na una, nawala.
sarap nito oh. Sarap. Yuwik ito. Kainin ko na yung gabi. Pag matutulog na si Mr. Ling, ikakapik. Habang manunood. Mga nandito, papano, ay mamayang gabi. Ay mamayang hapon pag hindi nakalive si Kuya Bal. Namamasyal ako. Iwi ko yung ano, kasi busog na ako. Kainin namin mamaya ni Mr. Ling. Yan. Tapos ko muna, babad. Nagbabay lang ako kanina, naputol. Alam niyo yung Bixby? Baka yun, nadinig niya yung sinabi ko, babay. Kasi nagbabay na si Rich Vlog. Sabi ko, babay, biglang naputol. Buti ka mo, bumalik. Yung pala ay si Bixby ang nagputol, ano yan. Thank you so much. Bye-bye. Mahigit 1 hour na. At least na i-resume siya. Hindi ko siya makikita. Eh, lumabas naman siya. Yun. Kaya, pwede kong i-share na. Yan, pinabalot na yung pagkain ko kasi apurado na yung, yung waiter. Saka hindi ko maubos naman talaga. Pag hindi ko naubos, inuwi namin para maidagdag yung pagkain namin mamayang gabi. At least pag mag-noodles kami, pwedeng i-combine. Sinisiling mahilig sa noodles yan. Yung ginagawa mo, yung nilagyan mo ng tubig, lagyan mo ng gulay, lagyan mo ng fish ball, mga beef balls, yun. Masarap yun, tapos gustong-gusto niya yun. Tapos may soy chili. Ayan. Ubusin ko yung tea. Kasi matagal pa yung mga matatanda. Mag-tea tayo. Yellow. Yellow tea. There. Kaya long life ang mga Chinese kasi mahilig sila sa tea. Longevity. Bye now. Thank you so much. Bye-bye. See you mamaya pag-uwi namin. Bye. Okay.